cool yung ginawa mo kay Brian kanina. You should make it up to him. Pakalit naman yung kuya. Gusto niya sumabay na sa akin pa uwi. Malapit lang naman yung bahay namin dito eh. May umahabol sa akin kanina. Bigyan akong pera. Eto, aalis oh. Sinawag pa nga nila akong Maggie eh. Aalis na yung ate tsaka nanay mo. Iiwan ka na nila. Ano? Saan ko napahamak lang dahil sa akin. Wala ako pinagsisisihan. Okay na ako dahil ligtas ka. I told you to stay away from my son, pero hindi ka nakinig! Sorry po. Your story is worthless, you little bitch! Huwag ka sinasaktan ng anak ko, ha? Ipaglalaban kita kahit patayan. Tinatakot mo ba ako? Sa susunod, nasaktan mo ang anak ko. Tatamaan ka sa akin. Adonis na, fine. Huwag mo nang komplikahin pa ang mga bagay. Pagsisisihan mo rin na sila ang pinili mong kampihan. Dahil sigurado akong mapepeste ka. Dahil kumukup ka ng mga peste. Tinawag mo kong peste, ah. Sir Nan? Oh. You're okay? You don't look good, ah. No, it's not that. Kasi naalala ko lang yung sinabi sa akin ni Ruth kagabi. Alam ko naman na nasabi niya yun dahil galit siya, pero parang tinamaan ako eh. Parang totoo yung sinabi niya na masyado tayo nakafocus kay Anna, Karen at Nina. Nakalimutan na natin si Carla tsaka si Aldrin. What do you mean? We give them everything. Well, if that's true, then why do I feel so guilty? Ang feeling ko lang kasi is that we don't give them the same attention and affection as we do with the three girls. Well, if you feel that way, then it must be true. Ngayon alam na natin, we should make it up to them. Oh, I'd like that. Gusto ko maramdaman naman nila na pantay-patay sila sa puso ko. Thank you. Ana, parang wala namang tao. Sinabi ko naman sa'yo eh. Ayan, nakaalis na sila. Di na natin naabutan. Babalik pa yun. Baka may pinuntahan lang. Tawagan mo. Ito nga eh. Hindi sumasagot. Saan kaya sila nagpunta? Ay, naku, friend. Ang kulit-kulit mo naman eh. Sinabi ko sa'yo, ililipat na sila. Di nga ako iiwan ni inay. Ano ka ba, Dindi? Ate. Ano ginagawa mo dito? Diba ang sabi ko sa'yo, huwag kang maingay? Ikaw ang nagsabi, no, kung bakit nalaman ni Anna. Dahil mo talaga? Ate, totoo ba? Aalis na kayo? Pupunta na kayong Bicol? Oo, aalis na kami. Pupunta na kaming Bicol at doon na kami titira. Iiwan niyo na ako, ate. Obvious ba? Aalis na kami at hindi ka namin isasama. Ate. Oh. Sabi ng doktor, pwede kang umuwi bukas. Kailangan lang i-check kung meron ka internal hemorrhage. Anak, okay ka lang? Nakita niyo po ba si Mami kagabi? Galit na galit. Pati kay Karen, galit siya. Nak, masyadong intindihin yun. Eh, natural, nana yun eh. Siya pa nag-aalala. Eh, dad, kayo po ba? Galit po ba kayo sa akin? Anak, siyempre nag-aalala rin ako eh. Ayoko naman ng pahamak ah. Pero alam mo, proud ako dyan sa ginawa mo. Proud? Oo, kasi at least alam ko may anak akong matapang. Paano po naging matapang? Eh, nabugbog na po ako eh. Kahit na anak, pinagtanggol mo pa rin yung kasama mo. Oh, kahit ang grabyado ka, eh kung mahina-hina ka, wala. Wala mang tumakbo ka na, di ba? Eh, proud ako sa'yo. Talk of that. Thank you.
Dito man natutunan yan. Ah, kay Karen po. Talaga. Oh, ano pang tinuro niya sa'yo? She taught me how to enjoy life. Kung paano po maging masaya. I agree, anak. Bata ka pa. You should enjoy your youth. Teka lang. Hello, Hello, Leia. O, kumusta? May balita ka ba kay Maggie? Sabi ko naman kay Nay, huwag nang balikan itong mga papeles. Kulit! Nagkita, patuloy tayo. Ate, bakit kayo aalis na hindi man lang kayo nagsasabi sa akin? Kasi ayaw ni Inay. Bakit nga? Kasi mas masaya kami nang wala ka. Nung umalis ka, naging okay na kami ni Inay, kaya ngayon lalayo na talaga kami. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lang dun sa bahay ng mga Monteclaro. Masaya ka naman dun, di ba? At kami, masaya na rin kami. Teka lang, ate, kinakausap pa kita! Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka lang dahil gusto mong sariliin si Inay. Mahal ako ni Inay, hindi niya ako iiwan. Nagsisinungaling ka lang! Hindi ako nagsisinungaling! Nakita mo? Wala na ba magdami to? Nauna na dun sa Bicol! Alam mo kung ako sa'yo, huwag mo nang ipilit yung sarili mo, baka masaktan ka lang! Hindi ako maniniwala sa'yo. Hindi ako maniniwala sa'yo hanggat hindi ko mismo naririniyak kay Inay. Ah, ganun? Gusto mo? Ha? Halika! Nasa terminal si Inay. Sasabihin niya mismo sa'yo na aalis na kami at iiwan ka na namin! Tama ang findings na kinuha niyong investigador. At totoong manifesto ng barko na andun ang pangalan ni Maggie. Oo, pero lumubog yung barko sinasakyan ni Maggie. Oo, pero hindi kasama ang pangalan ni Maggie sa mga survivors. Ito ang documentation ng mga survivors dun sa lumubog na barko. Ito din yung mga photos. And look at this photo. Nakikita mo yung girl na nasa stretcher? Maliit na maliit lang yan, pero zoom in ko para makilala ko. Si Maggie. Si Maggie buhay siya. Hindi ko alam kung bakit hindi kasama ang pangalan niya sa mga survivors. Pero patunay ang picture niya na buhay siya. Wow! Ang linis naman dito, Susie! Maraming salamat, ha? Laking tulong nito. Walang anuman, Aling Delta. Alam mo naman ako, eh. Marunong ako makisama. Pero masama akong kaaway. Mauna na ako sa'yo, ha? Sandali. Nay!
May mokoy. Bakit hindi mo lang kayo nagsasabi? Anak, mas magsasabi ako. Magsasabi talaga ako. Pagdating ko sa Bicol. Ang bahala ko talaga susulatan kita eh, ha? Hindi ko naman akalain malalaman niyo agad eh. Papaliwanag ako sa'yo. Nay, nandito na po ako. Nay, nandito na ako ngayon. Ngayon, mabigay niyo na po sa akin yung dahilan kung bakit kayo aalis, Nay. Ana, ito yung makakabuti para sa atin, ha? Hindi mo ako. May mga nagmamahal ng iba sa'yo, maayos na buhay mo, di ba? Kami ni Becky, meron kaming magandang buhay din na nag-aabang sa Bicol. May trabaho kami doon kinatsang. Saka isa pa, kailangan kong ayusin yung sa amin ni Becky. Kailangan kong ayusin yung sa anak ko. Pero paano ako, Nay? Ay, paano ako? Ay, huwag niyo akong iwan. Ay, patawarin niyo po ako sa lahat ng sinabi ko sa inyo noon. Hindi po yung totoo. At sinungaling lang po ako. Good morning, ma'am. Everyone is ready. I'll get right to the point. For the next quarter, gusto ko mas maging aggressive kayo. Gusto ko mas maging palaban. We will all squash our competitors to the ground. I prepared a presentation kung papaano natin dudurugin ang mga insektong gustong kumalaban sa kumpanya natin. I'll just get my USB. Buti sa atin, ha? Ayaw niyo akong iwan. Maiintindihan mo rin ako. Maiintindihan mo din ako pagdating ng panahon. Ha? Ito yung makakabuti para sa atin. Gusto ko po kayo mga sana. Ana, makinig ka. Makinig ka, makinig ka. Huwag matigas ang ulo mo, ha? Ana, may buhay na nasa Malamonte, Claro. Mas mabuting nandun ka! Makinig ka naman! Ayoko, Nay! Isama niyo na lang po ako! Isama ako sa inyo! Ito, kasama niyo na kapag desisyon ka! Nay! Nay! Tara na! Aalis na yung bus! Kanina pa tayo iliit! Nay! 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 Isama ako sa inyo, Nay! Nay! Nawa ka nyo na siya! Nawa ka nyo na siya! Nakapagpatawag na kami ng pest control. Pinapabubahan na namin ang buong floor, ma'am. Pwisit siya. Pinahiyaan niya ako. Humanda siya sa akin. Sino yun? Yung pesting naglagay ng mga peste sa bag ko. Tingin niyo sinadya yun? Tingin mo. Bigla magkakaroon ng ipis yung Givenchy kong bag. Of course that was intentional. I'm sure si Susie ang nagawa niya. Ipunin mo lahat ng patay na ipis na makikita niyo. I want them dead. Then give it to me. Two can play this game. May the best bitch win. Nay! 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 Ana, 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 Ana,
Nay, para din naman sa kanya ang desisyon nyo. Para din sa atin. Tsaka may intindihan din niya balang araw ang tunay na dahilan kung bakit tayo aalis. Kung bakit natin siya iiwan. Alam ko naman yun. Kaya lang, sobrang sakit. Ang sakit-sakit, Becky. Natahan na. Karen. Karen, ano sa pinag-surprise? Karen, hindi ko maintindihan kung paano nagawa sa kanina na yun. Karen, ano pang ginawa mo kay Anna? Oh, ano ka nga nito? Uy, ano naman sa'yo, ha? Walang ginagawa sa kanya, ano ka ba? Hindi na. Nina, hindi. Nina, sa inay kasi. Iniwan niya na ako. Umalis na sila papuntang Bicol. Huh? Bakit? Eh, kasi nga, may trabaho sila doon. At doon nila gusto ayusin yung sitwasyon nila nung Becky. Nina, ano ko siya? Nina, akala ko mahal ako ni Inay. Pero akala ko lang pala yun. Bakit kaya ganun yung mga nanay natin? Lagi nilang nilabayang sinasaktan. Siguro kasi ampun lang tayo. Kaya ang dali-daling sa kanilang i-take for granted yung feelings natin. Ang dali-dali sa kanilang nakikita nilang sasaktan tayo. Si Maggie nga ito. She's alive! Alam na ba ito na nandito, Sir Nan? Ayoko muna sanang sabihin eh. Kasi, alam mo yun, baka mamaya umasa sila tapos wala na naman. Eh, sobra-sobra na yung stress nila eh. Tsaka hindi maganda sa puso ni Uncle Sir Nan. Kailan mo sasabihin sa kanila? Tsaka na, pagsigurado na. Anyway, nakausap ko na yung investigator ko. Pinapahanap ko na yung mga tao nag-rescue kay Maggie. It's only a matter of time malalaman natin kung ito totoo. Alam mo, may nagsabi sa akin. Mga magulang ang unang-unang sumisira sa buhay ng mga anak nila. Totoo pala yun. Nina, ano ka ba? Huwag mo nga kami igahin sa'yo. Hindi naman lahat ng magulang kagaya ng iyo, hindi lahat ng nanay kagaya ng nanay mo. Kasalanan ba namin sa jam special case na pinagdadaanan mo ngayon? Ako, sigurado ako. Hindi ako ilalaglag ni Inay. Yung nanay ni Anna, eh, siguro naman meron siyang dahilan, hindi lang natin alam. Alam ko ang dahilan. At the end of the day, selfish lahat ng tao. Ikaw, ako, and our mothers included. Kahit anong mangyari, uunahin nila yung kapakanan nila kaysa sa nararamdaman natin. Nina, pwede ba? Tigilan mo na yan. Hindi ka na nakakatulong. Kung selfish ka, kayo ng nanay mo, pwede ibahin mo kami ni Anna dahil hindi kami katulad mo. Pare-pareho lang tayo. Kumakanda sa kanya, Anna. Oh, bakit abot tayo ngayong ngiti mo? Ay naku, Aliberta, I feel so fulfilled today. Mali ang P and F mo. Pwede ba? Huwag ka nang mag-English kung hindi ka naman marunong. Ba't naman ang init ng ulo mo? May pati pag-i-English ko, pinag-iinitan mo. Did you having a bad day today? Yes. Dahil nagkaroon ng ipis ang loob ng bag ko. Manang Berta, sunugan mo na yan. Marumi na yan. Ha? Eh, mamahalin tong bag nyo? Papasunog nyo lang sa akin? Dahil ganun ang ginagawa ko sa mga ayaw ko.
dinidispatch ko. Thank you po for visiting me. Buti kasama niyo po si Carla. From now on, gusto kong magkalapit tayo sa isa't isa. Lolo naman, kailangan pa palang mabugbog ni Kuya para lang ma-realize niya. Carla, that's not true. Pantay-pantay ang pagtingin namin sa inyo. It's just that we were preoccupied. I know, Lola. That's because of those Ana Carlinas, right? Don't listen to Carla, Lola. I know that you care about us. At naitinda ko po yung sitwasyon niyo. Talaga na po yung tunay niyo, Apoy. Aldrin, thank you for being so understanding. Kailan daw palabas mo dito, ha? Baka bukas po. Makalabas na ako. Oh, well, that's good. Pag fully recovered ka na, magta-travel tayo lahat. One big happy family. You did not join us for dinner. Masama lang po yung pakaramdam ko. Wala po akong ganang kumain. Ana, iba yung masama ang pakiramdam sa masama ang loob. Karen told me. Hindi ko lang po kasi maintindihan, Lola. Siguro nga po tama yung sinabi ni Nina. Mukha sarili sila. Kasi Lola, hindi man lang po niya nainisip na masasaktan ako pag umalis sila. Hindi man lang po nila inisip yung mararamdaman ko. Don't think that way, Ana. Mahal na mahal ka ng nanay mo. At sa nakita ko, mukhang hindi siya makasariling tao. She must have a very good reason kung bakit pinili niya lumayo sa'yo. Maintindihan mo rin yan balang araw. Kukuluhan lang po ako, Loli. Hindi ko po kasi talaga maintindihan. Ang sakit-sakit po, Lola. Ang sakit-sakit po maiwan. Gusto ko na lang po na lang kalimutan. You know what? Ang isipin mo na lang ngayon are the good memories. At saka, andito kami ng lolo, sirnan mo. Pamilya mo kami. Hindi ka namin iiwan. And that's a promise. It was a disaster. May nag-sabotage ng presentation ko. Kilala mo ba kung saan gumawa? May ebidensya ka ba? If I know, kaya pumunta ang mga ipis doon dahil gusto makiparty sa mga kauri nila. Pero bakit mo ba ako iniiwasan? Aldrin, dahil yun ang tama. Did my mom put you up to this? Siya ba may sabing iwasan mo ko? Ngayon mo na, Karen. Ganun talaga. Minsan, kailangan mong iwasan yung mga taong gusto mo para makaiwas ka pa rin. Yung mga demonyong ganyan, sanay yan sa mga insekto, si Ruth, nakusanay sa ipis yan. Sa susunod, hindi lang patay na ipis sa makikita niyo sa kama ninyo. At hindi ka mananalo sa akin. Hindi lang tayo sinabihan ni Lolo Rock siyang patulong, matagal ko na kinalbo yan. Hindi lang kaya maglalagay nito sa likod natin. Tinatanong pa ba yan?